19 at kalahating minuto bago magikasyam ng umaga, si Camody Floranda ng Piston, National President ng Piston. Magandang umaga po, Camody. Salamat po. Magandang umaga, Sir Noli, at siyempre sa ating mga taga-subabay sa inyong programa. Magandang umaga po ngayon sa inyo. Isa ngayon po, 87 pesos na ang pinakamahal na diesel. At 96 ang gasolina. Ay kayo, karamihan ho ay diesel. So, ano na ho ang inyong lagay nung plano ninyo na baka tumigil na kayo sa pagmaneho? Kasi mga boss ay ang sinabi sa amin sa boss, babawasan nila ang kanilang bumabiyaheng boss. Sa ngayon po, tayo ay narito sa harapan ng Petron dito sa malapit ng LTFRB para i-restore yung ating maring pagkunti na nga dito sa malaking itinas muli ng presyo ng petrolyo, no, na halos umaabot ng 6 pesos and 5 centavos, ano? 50 centavos. At 55. Sa presyo ng gasolina at ng kerosene. Kaya tayo ay nababahala nga sa ganitong ginagawa ng mga gasolinahan. At tayo nga po ay talagang nananawagan sa gobyerno na baka pwedeng maglabas, Sir Noli, ng isang executive order na pansamantalang isuspindi yung mataas na buwis sa produktong petrolyo, dahil talagang hindi lamang ang sektor po ng transportasyon, hindi lamang ang mga jeepney, kundi ang ating mga kapatid din sa TMBS na mga gasolina ang ginagamit ay halos hindi na rin po kita dahil nga doon sa seri ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Eh, ang sabi ho ng pamahalaan ay wala silang magagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon kung atin nung aalisin o babawasan ng excise tax, maapektuhan naman po ang kita ng pamahalaan na tayo ay baon hanggang sa leeg ang ating utang. Ang sinasabi natin, Sir Noli, ay hindi lamang ang buwis sa produktong petrolyo ang pinagkukunan ng ating pamahalaan. Maraming mga buwis ang pinagkukunan. At tayo naman ay sabi nga natin ay dapat masusi itong pinag-aralan ng gobyerno, dahil tungkulit rin posibilidad ng gobyerno proteksyonan yung kanyang mga mamamayan. Kaya hindi po tayo naniniwala, Sir Noli, doon sa sinasabi ng pamahalaan na wala silang magagawa. Kung usapin po ng authority, mas malaki ang authority nila na pigilan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Eh, kayo ba kung hindi maibibigay ng pamahalaan ang inyong kahilingan, pagtaas ng pasahe at pagbabawas ng excise tax sa petrolyo, kayo ba tutuloy ba niyo yung plano ninyo na huwag mo nang pumasada? Sa ngayon, Sir Noli, ay talagang kahit hindi tayo manawagan ng ating pasada, kung ganito naman natuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay kusa talagang ihinto, hindi lamang ang mga jeepney, kundi lahat ng public transport, dahil doon sa kawalan ng kikitain, ano? Dahil nga doon sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, kung sa hagan, sahanay nga po, Sir Noli, ng mga jeepney ay halos sa 300 pesos na lamang yung ating naiuwi sa loob po ng 16 to 18 hours na napamamasada. Eh, paano itong pagkakasyahin sa pangangailangan ng pamilya? Oo, binawasan pa ang ruta nyo. Opo, ginawa po kaming putol-putol. At isang masakit dito, Sir Noli, yung hindi nila pagkilala doon sa mga lihit ibang prangkisa ng ating mga public transport. Halimbawa, sa bahagi po ng jeepney, kapag wala po kaming QR code, wala kaming special permit, ay hindi kami pinapayagan na magserbisyo sa mamamayan. Kaya ito ay sabi nga namin, by unison of law, dahil meron naman lehitimong batas na pinagkalubang ang gobyerno, ang kongreso, na kinikilala yung 5 years na prangkisa sa ating mga public transport. Eh, nakikiusap po ang ating pamahalaan. Well, nakikiusap po ang ating pamahalaan na huwag daw ituloy ng mga jeepney drivers ang planong tigil pasada, dahil ginagawa daw naman ho ng pamahalaan ang lahat para tulungan ng mga chopper. At ang binabanggit nila ay may 180,000 na raw na POJ operators ang nakatanggap ng fuel subsidy. Operators ang binabanggit, ha, hindi yung drivers. Ang isang problema dito, Sir Noli, hindi namin makita yung ayudang binabanggit ng LTFRB. Dahil kahit po tayo ay pumunta sa mga terminal, pumunta po tayo sa mga association, ay sasabihin talaga sa atin ng mga driver na wala pa silang natatanggap na ayuda mula doon sa 5 billion na inalat na budget para doon sa subsidiya. Ito po sila sa LTFRB na nasa 80% na
yung kanilang pamahagi ng ngaduta, hindi natin alam kung kanina yung pamahagi. Kamodi, nawawala ho ang signal nyo, Kamodi. Apo, apo. Yan. Malinaw na ho. Sige po. Yun po yung inaano natin na yung sinasabi nga nilang fuel subsidy ay mula po doon sa 5 billion na inilat na budget ay minimal pa lamang yung nakakatanggap nung ayuda. No? Nabagamat ang sinasabi nga ng LTFRB nasa 82% na yung kanilang naipamamahagi. Pero ang isang malaking problema, Sir Noli, ay pag pumunta po tayo sa mga area, sa mga lokal, ay sinasabi ng mga lokal na wala naman silang natatanggap na subsidiya o mayroon man silang pantawid pasada card. Kapag pumunta po sila sa Gusalinahan, at sinasabi sa kanila ng Gusalinahan nga, bumalik sila sa landbank o sa LTFRB para tanungin bakit walang pundo yung kanilang card. Ay, wow, ganun ba? So, magkano ho talaga ang hinihiling yung dagdag pasahe? Sa bahagi po ng National Transport Coalition at ng Piston, tayo ay hindi nag-file ng dagdag pasahe, kundi ang hinahabol po natin ay ibalik na lamang doon sa 10 piso okay. Na pinagkaloob, Sir Noli, noong 2018. Okay. Sa kung saan ay umabot po tayo ng 49 piso ang decision noon at inaprubahan mula doon sa 8 ay ginawa nilang 10 piso. Pero nung bumaba po yung krudo ay ibinalik nila doon sa 9. Kaya tamas na mapanawagan po natin ay yung pagbabalik na lamang doon sa piso sa dagdag piso, sa 9 na piso, dagdag piso, sa 10 piso. Pero ang sinasa... Yan din po, Sir Noli, yung ano eh. Yan din yung aming tarifa. Yan po yung binayaran ng mga operator na tarifa noong 2018. Yun. Okay. Pero ang sabi ni Executive Director Maria Cristina Cacion, malabo daw po na maibigay ang taas pasahe dahil ang pagdinig ay gagawin pa lamang sa June 28 at June 29. Malabo na. Ito nga po ang malaking problema, Sir Noli. Ang tagal-tagal na pong tinutulak din ng Kongreso yan sa bahagi po ng Committee on Transport ni Congressman Sarmiento ay sinasabi nga dapat October pa ng 2021 ay naibalik na doon sa 10 piso. Pero hanggang sa ngayon ay hindi nga naibabalik. Tapos ganito nga ina-announce na mahihirapan daw na magbigay ng dagdag pasahe ang LTFRB. Pero dapat ito ay masusing pag-aralan ng LTFRB sa walang habas na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nako, malabo. Maraming salamat po, Kamodi. At paano? Good luck na lang masasabi namin. Maraming salamat po, Sir Noli. At palagi po tayo mag-ingat. Si Ginong Modi Floranda, ang National President ng Piston.